Hi guys, and welcome back to my channel. Today, tuturuan ko kayo or papa-experience ko sa inyo kung gaano kahirap magpaligo ng isang pussycat. Yeah, pussycat. So, ito na aking pusa. Ang pangalan niya ay Kassy. So, she's a Persian cat. Ito siya. Kassy! Hello? Kassy! Hello? First muna is i-check muna natin kung yung pusa natin yung mga mahabang buhok, no? So yung ginawa ko kanina, so tinrim ko muna yung mga nasa paa niya, kinasapuitan niya para hindi sumayod yung mga ibak-ibak niya doon. So pangalawa, kailangan natin mag-init ng tubig. So ayun, meron akong painitan ng tubig dito, so para hindi mabigla yung pusa kasi ayaw nila na nabibigla. Ayun, habang hinihintay natin kumulo yung tubig, ready ko na yung water dito para at least ibubuhusan lang natin yung mainit na tubig para mas madali natin ma-check kung okay na yung temperature ng tubig. So yun nga, no, hindi pa rin tapos kumulo yung tubig natin. So tips lang, no, ang pusa kasi ayaw nila ng sobrang tagal na may ginagawa sa kanila. Mabilis silang mainit. So as fast as you can, dapat ganun din kabilis mong papaliguan yung pusa na masisigurado mong malinis at tanggal mo yung kung anumang duming kumapit sa kanya. Ayan, so kung makikita nyo, mukulo na. Pwede na ito, patayin ko lang, no? Alright, so dahan-dahan lang sa mainit. Mukulo pa. Na, so ubos natin siya rito. Okay. So ngayon, kailangan na natin pakamuhin itong pusa natin, no? Kassy, come here. Come here. Hi, Kassy. Hi, aray. Ayan, ito yung pinakamahirap sa lahat talaga. Hey, Kassy, say hi. Hi daw. Pag sa CR nyo siya papaliguan, no? Kasi mahilig tumakas sa mga pusa, so make sure na nakamak yung pinto. No. Sorry, Kassy. So medyo hindi ko kayo makakausap no, habang pinapaliguan ko siya kasi kailangan na napakatinding konsentrasyon para siyempre hindi rin ako makalimot saka para hindi rin siya mabigla. And so start na tayo, paliguan natin siya. Kaya pala, no, ito yung gamit kong shampoo ng pusa ko. So bearing cat shampoo. So shed control, cat shampoo, anti-hair loss, cat shampoo. So maganda yan lalo na sa mga mabubalahibong pusa katulad ng Persian. So dahan-dahan lang natin siyang babasahin, guys, para hindi siyang mabigla. Maganda kung huwag niyong babasahin muna yung ulo, so katawan lang muna. Sasaburan na natin siya, okay? Ang sabi mo, Kassy? Hindi lang, umuwawa naman, Kassy. Lumiro yung mata mo kasi. Tapos na. Oh, di ba? Oh, hindi. Pupunasan na natin, no? Kailangan mapunasan siya agad para hindi siya nagalita. Kailangan matuyo agad. Ano, galit ka na? relax lang kasi. Ano. Suklay na lang si Kassy. Ayan, sa wakas. Ayan, tapos na natin paliguan si Kassy. Aray! Summary lang, no? Una, i-check natin yung buhok ng pusa natin. Make sure na yung mga mahaba niya buhok, especially sa paa, sa puwitan, yan, na-trim na natin. Para in case na maggalagala siya ulit dito sa bahay natin or magpunta siya sa cat litter niya, hindi ito kakapitan ng dumi. Pangalawa, i-ready na natin yung may init na tubig na ihahalo natin sa tap water para at least hindi mabigla yung pusa natin sa temperature ng tubig. Pangatlo,
for sure naman, papaliguan natin yung pusa sa CR, sa minsan sa garden, sa parking natin sa bahay. And kagaya ng space ko ngayon sa apartment lang, so sa CR ko siya pinaliguan. And yung pusa, talagang magpupumiglas yan para umalis. So make sure na nakalaki yung pinto para at least hindi tayo mahirapan na habulin siya. And pangapat, huwag pabigla-bigla yung buhos ng tubig. And as long as na nafe-feel ng pusa na safe siya sa'yo, so medyo magiging kalmado siya. Saka sana gawin natin na mas mabilis yung pagpapaligo kasi ayaw ng pusa yung mabagal. Naiinip sila. So baka mangalmot na, katulad kanina, nangangalmot na siya. So panglima, make sure nakaready na yung pantuyo natin. O I mean yung pamunas ng pusa, yung tawel ng pusa para sa klubagad, para ma-feel agad nila yung init kasi lalamigin agad sila. So pang-anim, mas maganda kung meron tayong blower para at least mabilis matuyo yung buhok. Ayan. So kung meron kang kasama rin sa bahay, no, better yon para at least may katulong ka sa pagpapatuyo kasi para sa akin yun yung pinakamahirap eh kasi talagang yung pusa gusto niya na talagang makawala. So yun. Tapos pang-pito, make sure na i-feel mo sa pusa mo na okay lang ang lahat. Katulad kanina, gagil na siya sa akin. Talagang kinalmot na niya ako. Ayan. So guys, ayun. Thank you very much for watching this video. And if you have any suggestions, feel free to comment down below. And don't forget to like this video and share. Malay niyo naman, baka may mas matuwa pa. Okay, thank you. Bye guys.